Hello mga kaporsa! Ngayon na mag-grocery muna ang yaya kasi yung mga kids may paso. Kaya libre tayo ngayon sa mga bill mo ko. At saka alam nyo ba mga kaporsa, dito sa Japan walang wet market. At saka kung yun yung price, yun na yun, walang tawad-tawad. Kaya samahan nyo ako mga kaporsa, tingnan natin kung magkano yung mga price na mga bilihin dito sa Japan at kung gaano ka-expensive dito ang cost of living sa Japan. Kaya mga kaforsa, tara na, samahan niya ako. Let's go! Mga kaforsa, dito kami palagi nag-grocery sa Lamo kasi mura siya, yung mga bilihin dito mura compared to other grocery store. At saka mga kaforsa, 24 hours open ang Lamo. Meron namang mga grocery store malapit sa bahay pero medyo mahal. At saka alam mo naman tayo mga Pinoy kung saan yung mura, doon tayo para makatipid. Kukuha din sana ako ng junk foods pero naisip ko hindi pala kasali sa budget kaya binali ko na lang. Kumuha din ako ng watermelon kasi paborito yan ng mga bata at saka mainit na ngayon dito sa Japan. Pampalamig, masarap yan, matamis yung watermelon at saka maganda sa katawan. Kumuha din ako ng saging, maraming saging kasi yung mga unggoy sa bahay mahilig kumain ng saging. At saka alam nyo yung kalabasa mga kaforsa, masarap yan, yung lasa niya parang kamote. At saka ngayon dito kasi summer, mura lang yung mga kamatis dito ngayon. Bumili na ako ng avocado, masarap yan ilagay sa salad. Kung nagda-diet kayo, maganda yan yung avocado sa salad. Mga broccoli, asparagus. Mga fresh dito yung mga gulay sa Lamo. At saka pwede ka rin bumili ng repolyo na half lang kasi minsan hindi din natin maubos. Sayang lang naman, magubulok sa ating mga ref. At saka yung mga ampalaya, ang mga bitter dyan. Kumuha din ako ng kiwi, maganda din yan. Rich in vitamin C. Mga oranges. Pero hindi pa ngayon season ng orange dito sa Japan kasi summer. At mga talong, merong maliit, merong malaki, merong katamtaman. Pili lang kayo kung anong size ang gusto nyo. Yung pineapple dito, medyo mura ngayon yung pineapple. Pero yung coconut, medyo mahal siya kasi import pa siya galing ibang bansa. At saka mga iba't ibang uri ng mga mushroom pero hindi muna ako kukuhan yan kasi wala pa ako may naisip na iluto. At saka mga kaforsa, tingnan nyo yung labanos dito sa Japan. Malalaki at saka matamis yan compare sa Philippines na mapait at saka maanghang. Dito sa Japan matamis yung labanos at malalaki. At saka tingnan nyo yung mga sibuyas, merong yellow, purple at saka puti. Pero yung kinuha kong puti, alam nyo naman kasi mura siya. At saka punta naman tayo sa mga seafoods. At saka kumuha din ako ng hipon, yung maliit lang. Kasi ako lang naman kumakain sa bahay ng hipon, yung mga kagrupo kung mga allergy sila. At saka kung mapapansin nyo yung mga hipon, wala na siyang ulo kasi ready to cook na siya, malinis na siya. Kahit hindi mo na siya hugasan, magluto ka, okay lang kasi malinis na. Yung mga isda, nakapak na siya. Mga kaforsa, kayo na lang mag-convert sa peso kung magkano yan sa peso. Kasi sumasakit yung ulo ko. Halimbawa, bibili ako, pupunta kami sa grocery at saka magko-convert ako sa peso. Naku, mga kaforsa, patay tayo nito. Sumasakit yung ulo ko kasi alam mo naman, medyo mahal dito ang cost of living sa Japan. Yung mga isda nila, tingnan nyo, mayroon din na pwede mo iihaw-ihaw. At saka nakapak na siya, mga malilinis na yan. At saka wala ka dito makikita na langaw sa loob ng kanilang grocery store. Yung king crab, masarap niyan. At saka alam mo naman tayong mga nanay, dapat pag bumili tayo sa mga tindahan, dapat hinahawakan natin, binubusisin natin, tinitingnan yung mga price at tinatouch kung fresh pa ba or hindi. Ganyan din ba kayo mga kaforsa? Yung mga nanay dyan, ganyan din ba kayo? Kasi ako ganyan, dapat hinahawakan ko. Hindi talaga ako kumbinsido pag hindi ko nahawakan. Noong una ko dito sa Japan, alam yung mga kaforsa, pag namimili kami, automatic yung
price muna yung chine-check ko. Pero ngayon, pag price yung chine-check mo, hindi ka talaga makabili dito sa Japan. At saka mag-grocery kami, close eyes na lang. Saka dapat hindi tayo sumasubra sa budget natin. Alam mo na, pagkasama yung mga bata, mayroong mga sideline na iba't ibang binibili na hindi nakalista sa ating mga budget. At saka sometimes, bago kami umalis ng bahay, sinasabihan ko talaga yung mga bata, dapat huwag bili ng bili. Pero minsan di talaga maiwasan yung mga bata, bili ng bili, kuha ng kuha. Kaya dapat may limitation lang tayo. Ito pala mga ka-Forza, octopus yun. Masarap yan ilagay sa takoyaki. Yun yung main ingredients ng takoyaki. Masarap yan mga ka-Forza. Ay, ganito pala ang feelings mga ka-Forza pag walang kasamang kids na mag-grocery. Makapili ka ng maayos at saka wala kang binabantayan. Dito naman tayo mga ka-Forza sa sashimi section. Masarap yan, fresh yung mga isda. Minsan pag na-miss ko kumain ng sashimi, bumibili na lang ako. Yung sushi masarap din mga ka-Forza. Mga ka-Forza, pag pumunta kayo ng Japan, you must try to eat sushi and sashimi kasi para ma-feel mo daw yung Japan pag kumain ka ng sushi at saka sashimi mga ka-Forza. Punta naman tayo mga ka-Forza sa meat section. Yung mga ground pork, ground beef, chicken. Kumuha din pala ako ng ground pork kasi I'm planning to cook Shanghai. At saka mga ka-Forza, dito pala sa Japan, pag mag-grocery ka, ikaw din ang babayad. At saka wala ditong bagger sa Japan. Saka dapat pag mag-grocery ka dito sa Japan, dala ka ng plastic bag or eco bag mga ka-Forza. Dapat yun. Yun yung dalhin nyo. Huwag nyo kalimutan. Kasi sayang pa naman kung bibili kayo ng plastic. Tingnan nyo yung mga beef. Pang shabu-shabu, pang barbecue. Malinis na yan mga ka-Forza kahit hindi mo nahugasan yan. At saka yung maganda pala dito, na-cut na siya. Ready to cook. Everything is ready to cook. Meron na natimpla na, iluto mo na lang. Or depende sa'yo kung anong klaseng mga karne ang bibilhin mo. Kumuha din ako ng beef kasi I'm planning to make a beef steak later for our dinner. Tsaka yung karne pang shabu-shabu siya. Yung price depende sa part sang baboy, kung anong part siya ng baboy. Merong mura, merong medyo katamtaman lang yung presyo. At saka yung ito naman, bacon cut. Ready to cook na rin yan mga ka-Forza. Yan lang yung maganda dito sa Japan, hindi ka na maghiwa-hiwa. Tsaka punta naman tayo sa chicken. Yun yung boneless na leg part ng chicken. Masarap din yan i-barbecue. Hindi ka na mag-debone, naka-debone na yan yung mga chicken nila. Breast chicken, pag nag-diet ka, maganda to yung breast chicken para hindi ka tumaba. Kasi yung breast chicken, madali ka mabusog at matagal ka na magutom. Mga atay ng chicken. Tingnan yung mga ka-Forza kung gaano kalinis dito yung supermarket sa Japan. At saka napaka-convenient ng grocery store nila dito. Yan, tingnan nyo yung mga wing part. Masarap i-fried chicken. Gustong-gusto ng mga bata. Kumuha din ako ng ganyan. Chicken egg. Ready to barbecue. Nakatuhog na siya sa barbecue stick. At saka tumingin ako ulit. Baka may na-miss out ako sa mga listahan ko. Alam mo na tayo mga mother. Tsaka punta naman tayo sa mga eggs. Meron small, medium, large, extra large. Pili lang kayo kung anong size na gusto nyo ng mga eggs. Siyempre, iba't ibang presyo din. Merong organic eggs. Punta naman tayo mga ka-Forza sa obento or lunch pack sa Japan. Minsan, pag tinatamad ako magluto, bumibili na lang ako ng luto at saka iniinit ko na lang. Pero ngayon, hindi muna ako bibili kasi may time pa ako magluto.
sa lunch pack nila, may nakasulat dyan mga kaforsa, pag nagda-diet ka, alam mo yung how many calories ang makukuha mo dyan within one pack na bibilhin mo. Promise mga kaforsa, ang sarap niyan ng mga lunch pack nila dito sa Japan. Kung gusto mo sashimi, meron din sila. May mga tinapay din sila pero hindi ako kukuha kasi kahapon nagluto ako ng tinapay. At saka yan lang mga kaforsa, tapos na ako mag-grocery at saka magbayad na ako ng pinamili namin. At saka sa sasakyan ko na iligpit yung mga pinamili namin. Thank you for watching mga kaforsa and please don't forget to subscribe our channel. God bless us all. Thank you.